Hi guys, welcome back to my motherfucking channel. So ayun guys, is una sa lahat guys, gusto ko magpasalamat sa mga sumuporta at naging bahagi ng pag-reach ko ng YT ni requirements ni YT, no? So maraming salamat guys. So ngayon is ibabahagi ko sa inyo, re-share ko sa inyo kung paano ko na-reach ang requirements ni YT at paano ako na-monetize, no? So ngayon guys is una, siyempre sa mga kagaya natin na mga small YouTubers is siyempre nagiging desperada tayo, desperado na ma-reach yung requirements ni YT, no? So yung ginagawa natin guys is nakikipag sub to sub tayo, no? Or VLS, no? Sumasali tayo sa mga group chat, sa mga Facebook page ng mga sub to sub, no? So ako guys, yan din talaga yung ginawa ko kasi mahirap talaga magpa dami ng subscriber, no? Lalo na kung hindi ka kilala. Siyempre. So, una guys, yun talaga yung ginawa ko. Tapos, hindi talaga may iwasan natin yung mga mag-unsub, no? Yung pagkatapos mong i-unsub, i-unsub ka nila, no? So, hindi talaga mawala yun guys. Madami na kasing manuloko ngayon eh. So, yan yung ginawa ko guys. Tapos, kasi yung requirements ni YT is 1,000 subscriber tapos 4,000 hours na watch hours, no? So dapat 4,000 hours yung mga tao na nanonood sa video mo, no? Bago ka ma-review ni YT, no? So tapos yun yung ginawa ko guys, makipag sub to sub, no? Tapos dapat sa video guys, kasi sa video dapat consistent ka sa video mo, no? Dapat kahit mga dalawang beses sa isang linggo dapat nag-upload ka ng video, o kahit isang beses sa isang linggo, pero mas mabuti kung mas madami sa isang linggo, kahit tatlo or dalawa, dapat ganyan guys. Tapos yun, yung dapat yung video mo is dapat yung mga eye-catching sa mga ano, sa mga manonood, no? Dapat gaya ng mga tutorial, yung mga gameplay, no? Yung mga entertainment. So ganun guys. At siyempre dapat maging tapat ka sa kabilis mo, no? So ganyan talaga guys. So yun na, sub to sub. Tapos sa video mo dapat consistent ka nag-upload ng video. Tapos yun guys, nung na-reach ko na yung 1,000 subscriber ni YT is nag-focus na naman ako sa ano, sa watch hours, no? Yung 4,000 watch hours. So yung ginawa ko guys, kasi sa requirements ni YT ang pinakahirap talaga guys is yung watch hours. Kasi yung 1,000 subscribers guys is madali lang yun, no? So kaya lang yun kahit mga isang buwan makuha yung 1,000 subscriber, depende sa sipag mo. 1,000 subscriber, mga isang buwan lang o dalawa. Tapos yung ano guys, yung 4,000 watch hours is yun talaga yung pinagamahirap sa lahat, no? Yung 4,000 watch hours. Kasi napakatagal kasi kunin yun, lalo na kapag kunti pa lang yung nanonood ng videos mo, no? So yung ginawa ko guys is nag-self-watch ako, no? So yung iba guys, yung ginagawa nila is
nag-boost sila, no? So, marami na ngayong nag-offer, guys, na 4,000 watch hours o subscribers, magbabayad ka lang ng mga 4,000 din siguro. 4,000 pataas yung may nabayaran, no? So, may iba na ganyan, guys, is na-scam, no? So, meron din naman na legit talaga, no? So, may kakilala din ako na nag-boost at madali lang siyang na-monetize. So, depende lang yan sa'yo kung mag-risk ka na magbayad, no, or hindi. So, yung ginawa ko, guys, is hindi ako nag-host, no, hindi ako nagbayad ng 4,000 watts ko. Yung ginagawa ko is dalawang laptop yung gamit ko, no. Isang sa dalawang laptop, guys, no, dapat sa isang, yung sa isang laptop ko is apat ang magpi-play, no? So, sa isang laptop, apat ang magpi-play. Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, at saka Opera Mini. At Opera, no? So, yung apat, guys. At dapat sa apat, guys, is dapat iba't-ibang account yan. Sa Google Chrome, ibang account ng YouTube yan. Sa Microsoft Edge, sa Firefox, at saka Opera browser, no? So, dapat iba-ibang account yan, guys. Tapos, isang laptop din, ganun din, dapat ibang account din. Pero, dapat, pero, siyempre, same lang yung browser. Okay lang, basta yung account yung dapat hindi magkapareho. No? So, sa dalawang laptop, guys, walong account ang play ko dyan. No? Kasi, apat-apat sa isa-isang laptop. So yun, guys, ipi-play ko siya ng umaga hanggang sa gabi na yan, no? Kaya nga nang parang pero ang kawawa din yan, guys, is yung laptop nyo kasi palagi kong sina-charge, no? Naka-charge lang siya mula umaga hanggang sa gabi na, mga hating gabi na siguro po natatapos. At yung charger niya is naka saksak lang siya lagi sa laptop nyo. Kaya madaling nasisira yung lifespan ng battery ng laptop nyo. Pero depende, guys, kung mag-erase kayo. Pero yun yung ginawa ko, guys, no? So sa isang araw makaka 80 hours ako sa isang araw, no? Kasi sa isang account 10 hours ko nipi-play, no? Simula umaga na yan hanggang sa gabi. So 10 hours yan, guys. So sa isang laptop 10 times 4 equals 40. Tapos isang laptop 40 din. So 80 hours sa isang araw, guys. So tapos sa dalawang, sa pangalawang araw 80 plus 80. So, yun yung ginawa ko, guys, para mas mapadali yung makuha ko yung requirements ni YT na 4,000 hours, no? So, yun, guys. Pero, matagal din akong mga matapos siguro ko yung 4,000 hours, mga dalawang buwan at kalahati siguro ko na-reach yung 4,000 hours. Tapos, yung subscribers ko na is mga 1,200, no? So, yan yung na-reach ko na yung requirements ni YT, guys. Tapos, nung pagka 4,000 hours and 5, yung na-reach ko na yan, guys, is nag-apply ako agad for monetization. No, so nag-apply ako ng mga alas 8 siguro ng gabi, no. So nag-apply ako, guys, tapos pagka the next day, guys, gabi rin siguro, wala pang 12 hours. Ay, mga 12 hours siguro 'yun. No, so mga isang araw lang, guys, is nag-email na sa akin si YT na
monetize na raw ako, no? So na-accept na ako sa kanilang YouTube partner program, no? So yun guys, tarang nabahala nga rin ako kasi may mga copyright claim din ako, no? So sa mga copyright claim guys, huwag kayong mabahala kasi hindi yan nakaka-apekto sa channel nyo, no? Kasi yung copyright claim at copyright strike is iba yun. Yung copyright claim is kiniklaim lang yung content ng video mo, yung example yung audio content ba, no? Or video. So kung copyright claim guys, okay lang, hindi yan nakakasama sa channel nyo. Pero pag copyright strike guys, yan yung hindi na maganda, no? Kasi delikado na yung copyright strike. Dapat wala kayong copyright strike kasi malaking impact yun sa pag monetize o pag review ng YouTube channel nyo. Tapos so yun lang siguro guys, no? So yun guys, no? So una yung ginawa ko is sub to sub, tapos dapat yung video nyo consistent. Kahit anong video guys, basta nagsisiyahan kayo sa ginagawa nyo. Tapos yung ano guys, yung pag-reach ko ng 4,000 watch hours. So depende sa iyo guys, sa inyo kung magbo-boss ba kayo o kayong magbabayad kayo. Pero dapat siguraduhin nyo guys na hindi scam kasi madami nang naluloko sa ganyan. Pero meron din namang mga legit na nagbo-boss, pero dapat talagang kilatisin nyo muna, no? So tapos yung self-watch, no? So kung may computer shop kayo guys, is mas mabuti. Sigurado madali nyo lang ma-reach ang requirements, no? O laptop, no? So dapat guys, tiyaga lang talaga guys, no? So dapat masaya kayo sa ginagawa nyo. At dapat guys, huwag kayong mag-aim talaga sa pera, no? Kasi mahirap talaga guys, no? Hindi siya madali kahit na monetize ka na. So depende sir guys sa pag-rate ng 4,000 hours. Kasi yung ginawa ko, yun yung ginawa ko, nagsa-self-watch lang ako. Yung mga magpo-post, depende sa diskarte nyo. Kasi guys, sa YouTube, dapat kasi yung kailangan is isang trending lang na videos guys, no? Isang trending lang na videos nyo or viral na video nyo yung kailangan, no? Para mapataas agad yung channel nyo, no? Pero hindi naman yan ganyan kadali guys, mahirap talaga. So yun guys, yun lang yung masishare ko sa inyo. So thank you for your fucking listening guys. So maraming salamat guys, hanggang sa muli, and don't forget to like and subscribe. So yun lang guys, Johnny. Pride will kill this track.